Okay, magandang araw guys. Another product review. Ang Maxxis Rekon race. Bago natin start, syempre ang intro wala sa umpisa. Pasok. I feel good. I knew that I would not. I feel good. Ito nga guys, simple review lang naman to dahil I'm sure marami na rin nakabili nito. Ang Rekon race na 27.5. So, based sa mga international vlog or videos na napanood ko rito, ito yung isa sa mga bagong labas. Pero ito hindi siya folding, so wired siya. Hindi ganun kalalaki yung knob niya. Pero, fast rolling din kasi medyo dikit-dikit ang mga knobs sa gitna. Pero medyo hiwalay naman sa gilid. Hindi tulad nung pace at saka yung icon. So yung icon mas fast rolling siya based sa mga unang review or ibang review na napanood ko. So si Rekon race, may nakita ako dati na pang downhill ginagamit ito, hindi ko lang sure kung sa likod, tapos yung Maxxis na DHR yung sa harap. So naisip ko lang, hindi naman ako nagtitrail or hindi pa nasusubukan makapagtrail, so parehas ang binili ko. Dalawang Rekon race. Pinagpilian ko si Icon or si Rekon race pero naisip ko para medyo maiba. Rekon race na lang. So, pag ang feel niya, para siyang folding. May wire lang siya. Ayan. So, yung manipis siya, hindi kumpara nung stock ko. Ito walang brand pero mukha siyang Maxxis space. Yung pinaka sidewall para siyang piece ng Maxxis pero ito wala eh. 27 by 2.3, so malaki. Ito yung napili ko. At saka si Icon kasi is 2.20, so ito 2.25. pero hindi naman sila nagkakalayo, syempre Maxxis pa din. Okay, ang loob. Ayan. Para siyang leather. So, malambot siya. Yung mga knobs sa gilid, malaki. So, kapag dumaan ka nga naman sa putik, hindi basta-bastang, or didikit siya, pero kaya niyang kumalas din dahil malalayo yung pinaka-spacing ng mga knobs. So, pero sa gitna, medyo maliliit yung knobs niya. Hindi rin naman ganun kadikitan. So, halos kaparehas din lang nung stock ko na tires. Kaya ito lang muna pinili ko. Same time, upod na yung dati. Naplatan na ako. So, yung wall niya, plain lang. So, may logo ng Rekon race. At Maxxis sa kabila. So, sa kabilang side, Maxxis lang. Wala nang logong Rekon race. So, itong walang logo, and yung rotation niya pag ganun. So dito ang harap, nasa kanan ang logo ni Rekon race. So yun lang ang nakita ko. Hindi ko pa siya nasusubukan, ngayon lang ako nakapag Maxxis, so install muna natin. Ito guys, ito yung gulong ko sa likod na upod na. Wala na siyang knobs sa gitna, sa gilid na lang lahat. Slick tire na. Papalitan na natin.
sa isa rin sa napansin ko, yung weight niya. Malaki ang naibawas sa timbang. Kasi itong stock is mabigat. Walang kung bakit. Pero mas magaan na siyang bitbitin. Siguro gagaan na rin yung bike ko kahit paano. Isa pa, ayan. Hindi siya mukhang manipis. Sa unang tingin nung kinakabit ko tulad na ito, ayan, mukha siyang manipis pag hindi pa nakakabit sa gulong. Pero 2.3 siya. Ito po 2.25. Ayan, nung kinabit na siya, para siyang parehas lang nun na 2.3. Ayan. 27.5 by 2.25. Okay, habit na natin. Guys, nakabit na natin. Rekon race. Ayan. So, okay naman siya na-ride. Sinubukan siyang pa-andarin kanina yung kinabit ko. Malobat kasi yung camera. Isa sa mga nagustuhan ko din sa kanya, yung kulay niya, hindi dilaw ang logo. So, pumasok siya sa motif nitong balak ko sa bike. So, kapag nakapag-decide na ako sa kulay ng frame, lahat ng parts is black-white. And so, mamaya, ito test ride ko ulit itong Maxxis na gulong kung okay ba siya kahit sa road lang. At masubukan na rin siya sa susunod kahit sa medium trail. Testing natin kung smooth riding ang Maxxis na Rekon race.